So, nagbabalik Jeff Ronald Gamasan from IST Knowledge. So, tuloy natin yung ginagawa natin last tutorial. Ito na, nakanda na yung ating mga style. So, ito yung tsura niya. Ayusin na konti. Ayusin natin na konti yan. Excuse me. Pasensya na. Okay. So, nav then a tags. Ano ibig sabihin nito? So, yung nav natin, ito yung target nating CSS, yung ID. Ito po yung nav. Then, may nakita kayong kasunod niya na, kasunod niyang a. So, ibig sabihin yan, sa nav bar, under ng nav bar, or under ng ID nav, ito yung ating parent element. So, ito yung child element. Lahat ng child element na under sa parent element ng nav is target niya. Which is target natin dito is yung A. Kaya, ang nangyari nito, palitan natin ng kulay, color white, tapos text decoration, none. Ibig sabihin naman nito, kapag gusto nating mawala yung underline ng tawag dyan? Underline ng hyperlink or links. Okay, so using ko na yung padding. Getting 10 pixel, 20 pixel, and 10 pixel, tapos 20 pixel. So tingnan natin kung ano mangyari. Yan, so medyo gumanda. Konti. Konti. Tapos, by the way kasi ito yung for up, down, padding top, padding bottom siguro. Padding left and right. Ewan ko, basta yun yan. So, susundan ano na to. Parang papansin natin. Tingnan nga natin kung saan yung nauna. So, padding 0. Yun. So, ibig sabihin sa top siya. Padding top. Okay. Tapos, yung isa. So, sa padding left, right siya. So, padding right. Kasi, dito nagbago. Oh. Okay. So, balik siya sa 20. Ayan. So, nakita niya. Padding right. Ito naman siguro padding bottom. Ayan. So, ito yung bottom. Tapos, ito yung padding left siguro. Padding left yan. Ayan. Ano? Ulit. So, ulitin ko lang. Hindi masyadong nakita. O, left nga. Okay. So, yun po. Next, gawa natin yung ating border. Radius. Border dash radius. Oops, sorry. Dash radius ng 2 pixel. So, ang papansin nyo, dito sa bandang kanto niya, ito, imbis na meron niyang patulis or kanto, magkakaroon niya ng curve. So, refresh natin. Hindi lang halata, laki natin ng konti. Siguro mga 5 pixels. Yan, kung nakita nyo, nagkaroon na ng konting curve. Yan. So, ito yun. Oh, okay. By the way, marami kasi tayong mga tinatawag nating sizing. No? So, insert ko lang. Meron tayong px for pixels. For pixels. Ayan. Em for emphasize. Tapos, ano pa? Percentage. Ayan. Kasama yan. Okay. For size din yan. Tapos, oops. Meron tayong vh. Viewport height. Viewport height. Kung merong VH, merong VW. O, viewport width. Yan. So, ano mo yung sabihin na ito? Isa-isayin natin. Although, yan. So, pag sabing PX, moron siya sa pixels. Pagdating sa English metric, tiyatawag. EM is for emphasize. Mas malaki ang sukat niya kaysa dun sa ating pixels. Percentage naman, ito yung mas ang tinatarget niya is imbis na yung size ng ating element, which is ito for example. Ang tinatarget niya is yung size ng paligid niya, which is yung browser. So, tingnan natin para makita nyo. Okay, so gawa tayo ng width dito na about 280 pixel. So, makikita nyo, yung ating nav,
nagbago, umusog ng 80 pixels. Ibig sabihin, hanggang dito, mula rito, papunta rito, yan po ay 80 pixels. Pero pag ginawagin natin siyang 80%, tinutukan niya dyan is yung mula rito, sa ating left side, hanggang dito. So, yan yung 80% niya. Maniba na kung gusto nyo gawin ng center. So, by the way, pag ginamit ng margin top, auto, and margin left, auto. Bakit margin top to? Margin right, sorry. Auto. Yung ating content, ito yung buong buong to, yung nav, mag-center. Yan. So, sa mapapansin nyo, may naiwan ditong percent, siguro mga 10%, at kabila 10% kasi 80 nga. Okay? So, yun po. Pag ina nyo 100, sakop nyo yung buong page. Depende yan sa size ng screen nyo o ng browser. Sample yan, nakita nyo? Automatic. Para siyang nag-response depende sa size width ng browser. Okay ba? For example, gating siyang 800. Oh, ayan. Sige, 800 pixel. Yan. So, kung makikita nyo, pag yan nilitan ko, hindi yan mag-response sa size ng browser natin. Ayan, oh, nakita nyo. Hindi siya nagbago. Yan ang trabaho ng, ayan ang kagandahan sa pixel, sa percent kaysa sa pixel. Kasi nga, mas ang tina-target niya is yung mga sukat sa labas ng content or more sa device width. Yan. Viewport height naman, tumutukoy sa height ng kahit anong device. Yan. Mostly ginagamit ito pag gumagawa tayo ng mga responsive website. Ganun din sa viewport width. Tumutukoy yan sa width ng kahit anong devices. Mga cellphone, tablet, and so on. Yan. So, ganyan na natin. Ganyan kong 100% to para mas maganda. Yan. Next, ang gusto ko, yung ating margin sa top or margin na lang, ganyan kong 0 para lahat yan is magbago. Ganyan yung margin top. Yung nagbago eh. Ayan. Anyway, ayaw magbago. Ang ganyan lang talaga siya. So, ayan. Okay po. Burin ko na lang yan. Okay. So, yung ating home, gawin natin siya ng siguro border. Border. Sige, pwede na yan. 1 pixel solid black. Tingnan natin yung itsura. Yan. Pangit. Border dash right na lang. Yan, para magkaroon ng hati. Okay. So, wag na lang. Pangitingnan. Okay. So, yan po. So, next. Ang gusto ko sa ating nav, fixed lang siya sa top. So, ganito na position property na fixed value. So, isipin yan, fixed lang siya sa top. Yan. So, napansin nyo, nagkaroon ng konting pagbabago. Tanggalin ko na lang siguro itong margin right and margin left. Ayan. Tapos, so, bago natin na konti ito. So, margin 0 na lang. Ayan. Ayaw magbago. Wait lang ah. Okay. Ayaw magbago. Margin top. Auto. Ba't top lagi? Margin right. Auto, margin left, auto. So, kaya natin. So, hindi nagbago. Sige, gawin natin nga ito. Okay. Tanggalin ko itong text alignment center. And, ilipat natin sa nav. Pwede naman yon. Text align center. Ayan. Ayan. Ah, ayaw. And, ibalik natin. Oops. Yan. Okay. So, yan. Try natin gamitan ng top. Top 0. Tignan natin kung gana. You know. O, diba? Gumana siya. Top 0. Then, left 0. Yan. So, yun ang problema natin. So, pagkasi gumamit tayo yung positioning,
hindi pwedeng mawala tong top and left zero kasi tinutukoy niya yung mga position ng bawat position o bawat isa or position ng bawat content or na element. Okay? Pag ginagawa ko itong 25, kung makikita niyo sa left niya, uusog siya ng konti. Kaya ginawa ko siyang 0. Ayan. Pati top 0. Para lagi siyang nasa top. Ayan. Okay, so meron tayong nav. Maganda na yan. Next, ang target natin ngayon is yung banner. Ayan. So baguhin ko lang yung banner natin. Okay. So gawa natin siya ng margin top na 20 pixel para umusog din ng konti. Wait lang, banner ba? Oh, tama. ID banner. Banner. 20%. Ayaw. So, gawin ko siya ng target element tags na H1. So, oh, lakihan ko nga to. So, try mo natin sa malaki. Yan. So, nilakihan ko ng konti. No? Babasan natin. 40 pixel. Oops, sobra. So, 60. So, nakikita nyo, gumagamit pa ako ng targeting pantchametric method. Okay. So, center lang natin yung H1. So, gagamit po ako dito another target ID then element target. So, pinaliwanag ko na kanina. Text align center. Ayan. So, nakikita nyo yung ating si HTML ngayon nagbabago ng mga positioning depende sa ating mga ginagawa sa CSS. Ayan. So, yan muna yung for the basic muna. Next, sa banner, kung gusto nyo mag-insert ng picture, pwede rin. So, gawa tayo ng background. Background image. Yan. Tapos URL. Then, IMG. Kung saan kasi nakasave nating file. Which is ito. Nakasave siya sa IMG folder. / pangalan file. Then, JPG. So, save natin. So, nakita nyo wala nagbago. Bakit ito nagbago? Ayun. So, nakita ko na. So, kulang tayo ng dalawang dot and backslash. Ayan. Bakit ganun? So, paliwanag ko. Kasi po, kapag ang symbol na to, dalawang dot and backslash or slash pala, sorry. Ibig sabihin niyan, balik ka sa directory or back na tinatawag. Sabi niya kasi ito, yung CSS natin is, yung CSS file natin is nasa loob ng CSS folder. So, ang gagawin ng dalawang dot is balik ka dun sa pinaka main directory natin. Then, buksan mo ulit yung IMG folder. Then, hanapin mo yung chrysanthemum JPG. Yun ang paliwanag dyan. Okay, so, bagatin ng height na siguro mga 350 pixels. Pwede na siguro yan. Ayan. Tapos, width niya is 100% para fix sa page. Ayan. You know, o diba? You know, medyo gumaganda na siya. And that's all po na sa ngayon. So, next tutorial po, tutorial natin to. And don't forget to subscribe my channel and like my videos and share it to your friends or to your classmates para may idea ka paano gumawa ng webpage using CSS and HTML. So, maraming salamat. Again, magandang gabi. Out.